Okay, ngayon na. Ito na. Ito na yung sinasabi nila. Yung inverter type na appliances. Inverter type na appliances, refrigerator man or marine or aircon. Ang tanong dito, kung paano nakakasave ang isang consumer doon sa kuryente na ang gamit ay merong inverter type na appliances. Inverter type. Ngayon, ito yung mga simpleng paliwanag kung bakit nagkakasave tayo doon. Paano ka makasave? Ganito yun. Galing sa Meralco, kung Meralco man pinagagana ng kuryente, power supply, okay. Ginawa niya itong DC. Okay. DC supply voltage. Para i-supply niya sa next stage na tinatawag na amplifier voltage. Itong amplifier voltage, siya yung naggawin niyang taas na ng voltahe, AC na, at gawin niya at taas na rin frequency. Uh-huh. Dahil sa frequency, sa pagtaas ng tinaas ng voltahe, kumuha lang siya ng katiting sa supply power galing. Supply na Meralco galing na 60 Hz. Tinaas niya yung voltahe ito, at frequency. Ito yung nasa loob. Sa amplifier o sa loob ng unit na ito. Unit, oh. Sa loob ng unit. Okay. At ang galing sa amplifier stage, pumunta sa ABR. Ang ABR naman, siya yung mag-compensate or regulate na magkatukma ng voltage at frequency sa pangangailangan ng load mo. Ng load ng mismong appliances, ng demand niya. Oh. Motor ng aircon, okay. Rep, oh. Electric fan. Oh. Na mapatakbo siya ayon doon sa supply. Kaya ginamit pa rin ang AC, maraming nalito nito, galing ng AC, ginawa niyang DC, 60 Hz pa rin. Uh-huh. Galing. Paglabas dito ay 400 more or less voltage DC. Uh-huh. Nawala na ang Hz. Pinasok ng amplifier stage, tumaas ang frequency. Hindi bababa ng 100,000 Hz. Okay. At mataas ang voltage dito, more or less 400 volts. 400 volts. Oo. Pinasok niya na naman ng ABR. Regulator. ABR, automatic voltage regulator, para makompensate niya ang load na 220 or ilang wattage ang kailangan o kuryente at 60 Hz na rin. Oh, okay. Balik. 60 Hz. Uh-huh. Pinanggalingan. Dito, 1,000 of Hz. Double or triple ang voltage. So, yan yung trabaho niya. Kumuha lang ito ng katiting sa 60, ginawa niyang triple kataas na frequency, anong tawag yan? Triple X o paano pag papataas pa yan? Multiply. Multiply sa multiply. Pinataas niya ng gusto. Okay. Kaya yan ang principle na nakakamit. Dahil malakas ang kurinte dito na Di-ripple, di-increase niya ng todo ang niya, frequency. Frequency lang. Na galing sa 60 Hz. Okay. So ngayon, ito yung nagre-regulate. ABR, siya nagre-regulate, makumpensate na. Para lang dito. Para lang sa supply. Na maibalik niya 60 Hz at maibalik niya 220. Ngayon, bakit nakakasave? Dahil ang kuha niya dito, from 60 Hz, kakatiting lang. 220, pinasok sa amplifier, ang amplifier output ay, paano pag-explain nga, hindi kay times, ilang times yan. Hindi bababa ng 100,000 Hz. 100,000 Hz compare 60 Hz. Okay. Diyan siya naka. So kaya mura lang talaga. Kaya mura ang konsumo. Yung nga sa unang bili, mahal konti ito. Pero so, sa dami na ngayon, karamihan, marami na nagalong inverter type to, sir. So yung tulad ng welding machine, inverter type. So yung nagawa mong inverter, anong kuan yun? Anong type? Ang sa akin, old type pa yun, lumang type pa yun. Luma square na, wave or rectangular wave. Pero yung gawa mo, hindi lang yung makakasave doon sa appliances. Dahil yung design mo is para lang just doon sa convenience. From 12 volts to 12 volts
220 volt, 60 hertz. Para lang makaimba ka ng power. Para lang for convenience na magamit na ako. Na kapag sakasakali nag-blackout, meron kang continuous power from battery. Sa battery. Iba ito sa inverter type appliances. So magkano naman yung isang package ng inverter mo na sinasabi para dun sa convenience na tuloy-tuloy yung kuryente mo o supply ng kuryente na nag-blackout? Magkano man? Gumagawa lang ako hanggang 500. Hindi ako gumawa ng mababas 500 dahil sinusuwak ng may consumer na susunog. 500 lang pinakaliit kung ginagawa. Yung 500 watts kung fully automatic, 30,000 super yung old price ko niyan. 30,000. Dala-dala na yan, lahat na battery, mga ganyan. No. Inverter alone only. Inverter. Automatic. So yung battery, magkano yung gagastusin ng battery? Ang battery, nasa yun na, kung tulad ni, sabi ni, ano kanina, na mga ilaw lang, electric pan sa TV, sabi niya, 5 o 4 electric pan yung stand pan, makapan mo na ng 2 cordes. Porde. Ilan pirasong porde? 2 porde. Dalawa. So magkano naman yun sa estimate ngayon? Yan. Magdepende naman sa klase ng battery. Mayroon mumurahan yung battery. Pero magkano? Ang motolight yung sa akin, 9,600. Ang isa? 9,000. Motolight. So yung design mo nga na nagpresyo ng 30,000 o 30,000, ilang oras ang consumption ayon dun sa dalawang battery na sinasabi mong 4D? 16 hours lang yan, tigok. 16 hours, tigok na. Tigok na. Okay. So hindi masyadong ano. Hindi. So magdagdag ka na isang battery, hindi na tigok. Okay. So, yung testing ko noong 93-94. Ngayon, ipopromote natin yung gawa mo. Kung sakasakaling may mag-order. Yung ano pagkakas... Ang pangalan mo ay model. Ang pangalan mo ay si Aba, siyempre Engineer R.E.E.D. R.E.E.D. Retso R.O.T.ing. Salamat po sa iyong mga paliwanag. Ito yung mga kasimple-simpleng bagay, pero kapag hindi magandang pagkapaliwanag, hindi maintindihan. Salamat po. Mabuhay ka.